Sabi nga nila, your leader, ano, your leader is your culture. So kung ano yung in-emulate ni leader, yun din yung kultura ng organization or ng bansa, I don't know. Kaya ganito tayo, sure. Hello, hello! Welcome back to Kodaserye, kung saan tayo ay magkwekwentuhan, magkikismisan at magkukundaan lang about life, adulting, career, love life, kaparehan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your Kodaserye host. Kamusta kayong lahat today? At grabe ha, ito na ang ating pang 29 na episode. Hindi ko akalain din na lalarga tayo hanggang 29. At for this episode, very special guest na naman tayo. Tulad nga na sinasabi ko, yung mga guest ko lagi, special dapat, pabida dapat. Dapat gano'n nila. So siya ay nakilala ko rin po noong college. At ang gusto namin pagkwentuhan ay ang pagiging leader. Alam nyo ba, noong mga elementary, high school, feeling ko, leader-leader na ako. Pero noong na-meet ko tong taon to, may mas leader pa pala sa akin. Sobrang ang okay niyang leader. Naging president siya ng mga different orgs sa college. At siya din po ay leadership award ng batch namin sa College of Development Communication. At ito, natatawagin ko na siya para ikwento ang mga hanas niya. Fudge! Pasok! Hello! Hi! Hi, Jazz! Hi, Fudge! Kamusta ka naman? Hello. Long time no see. Oo nga, grabe. Okay naman, like work from home. Wala, boring. Parang iba kasi kapag ano, naka-interact mo talaga yung mga tao. Totoo. So, puro aso yung interaction. May parehas tayo. Puro aso din ang aking ano, kasama lagi sa bahay. So, ayun, Fudge. Ano munang hanas mo ngayon sa life? Yung work mo, ganyan. Ano, isa akong senior manager for technical program sa Philippine Business for Education. So, it's an NGO that caters to the business sector at the same time connecting yung needs ng business sector or yung advocacies ng business sector to education kasi naging intro pala nung org. And I mean, okay, so kaya ako nandun kasi I believe na dapat kung ano yung natututunan natin sa school ay dapat relevant kapag graduate tayo. I mean, hindi tayo magsasayang ng 4 na taon sa college cap tapos unemployed lang din eventually. So there, yun ang aking hanash. I manage a training program for out of school youth. So akong out of school youth, ipitrain namin sila to TechVoc and then kinoconnect namin sila sa companies para dun sila mag OJT and then eventual employment. Mm-hmm. So, ayun, yung aking hanash lately. Work from home, thankfully. Pero before, di ba, galing kang Singapore? Kwento mo yung galing kang nag-master's. Ano, sa nakabingwit ng scholarship program. So, nag-master's ako in public policy sa Lee Kuan Yew School of Public Policy sa National University of Singapore. Galing. So, ayun, ilang years ako doon? 2 years. 2 years. 2 years yung program. Na-miss ko nga eh, kasi type-type ka lang, recite-recite, tapos may kaching-kaching na. Ang hirap mag-adult. Ayun ko na. Charot. Pero before kang mag-masters, nag-full-time ka doon, diba? Ano, yung job mo from PBED din, tama? Or may naging work ka pa bang iba? So, program manager din ako sa PBED, yung organization ko ngayon. So, yun yung first job ko. From assistant, naging manager. Scholarship program naman for teachers, yung minamanage ko dati. And then, 4 years ako doon. Tapos, parang feeling ko, parang kailangan ko munang lumabas to learn more. So, pumunta akong DOTR. Mm-hmm. Tapos, I learned what not to do. ayun, magulo sa, I mean, yeah, mahirap sa gobyerno. And saludo ko sa mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ako, ten. Eh, saludo, di ba? Ang bureaucracia, nakakaloka. So, there, after two years doon, nagpunta ako ng international NGO, Clean Air Asia. So, environment.
6 months lang ako doon, kaso na, yun, natanggap na ako sa Singapore. So, I had to leave them, sayang. Pero yun, back na ulit sa Pilipinas, para sa hashtag para sa bayan. So, ayun yung naman ginagawa mo ngayon. So, ayun nga, na-meet kasi kita nung college. Tapos, doon ko talaga nakita din yung pagiging leader mo. So, ikwento mo simula nung bata ka. Nung high school, elementary, leader-leader ka na ba talaga? Feeling ko nung elementary, hindi. Parang, feeling ko nung elementary, promotor lang ako. Na feeling ko nagsimula siya sa FOMO, na hindi pa usong FOMO, ang konsepto ng FOMO nun. Pero parang gusto ko palagi akong kasama. Mm-hmm. So para naisip ko, para palagi akong kasama, promotor na lang ako ng mga gala, ng mga ano, lutuan kunwari. Pero like, tara, luto tayo spaghetti sa bahay ni... ako yung mag-simula doon. Tapos, kasi kapag, pag nasa top ka, I mean, parang, kapag nag-grouping, ganyan, nagbilangan. Pero ina-expect nila na magli-lead ka or something. Ayun, so parang feeling ko na, di naman na-force, pero parang yun yung expected from me. So, okay. Tsaka para ano, para kasama ko sa lahat ng hanash. Ay, naalala ko yung nag-aaya kang magluto-luto. Yung college. Yung nag-aano tayo, yung tawag natin doon, El Pobre Night. Yung magluluto ang kapag wala ng pera. Oo, kasi nung college tayo, alam naman natin, nung tayo nag-a-apply sa ating org, medyo magastos. So, luto ng noodles at tuyo. Tuyo, at nag-brown out pa habang kumakain tayo at habang nagkakamay. Oo, naalala ko yun. El Pobre Nights talaga. Oo. So, nung bata ka, na-assume na, for example nga, yung kinuwento mo kanina, pag may groupings, ganun ka rin ba na pag may groupings, automatic, tumitingin na sa'yo, tapos ikaw na yung leader? Ano ko lang to, hypothesis ko lang to. Pero feeling ko kasi kapag, baka ganun, kapag nasa, pag alam nilang, hindi, like, ano yung sa grades, ganyan. Na feeling nila, hindi to papayag na mababa yung grade niya. Mm-hmm. So, magsistep up siya or magkukusa siya para tumaas yung grade ng lahat. Ako naman nun, hindi naman ako ganun ka grade conscious. Gusto ko lang talagang, kasama sa hanash. Ayun. Tapos siguro, dun nagsimula na parang feeling ko, parang I have this responsibility na magkusa. Or, at least, parang yung grupo, naalala ko dati, parang may cooking contest. Hindi talaga ako marunong magluto. Pero ang ambag ko, so utosera, ganyan. At saka mga kaldero, mga sandok, tapos mga chopping board, basta yung mga panggamit pang luto. Mm-hmm. Tapos galit na galit yung nanay ko kasi parang, Pabida, tapos wala na naman tayo. Nasaan na yung yung kaldero? Hindi mo pa nababalik. So, nagkakadawalaan ng mga gamit pang kusina. Nakakaloka. Parang ganyan din ako nung elementary. Yung parang kung kaya mong gawin, gagawin mo din. Kung kaya mong bit-bitin. Parang hindi ka naman nagpapabida. Parang gusto mo lang na maayos yung magagawa nyo as a group. Parang ganun or siguro tayo as a... Siguro ganun tayo as a person din. No? Minsan may nasa aura din. Para pag kasi, madaldal. Parang, gagawin. So, sino na? So, siguro, it started lang din na, gusto ko lang maging organized yung grupo. Yeah. Not necessarily leading them, ganyan. Pero parang, ito na yung gagawin. At saka siguro gusto ko nun mag-dibs. Parang, ito na yung gagawin. So, ako na yung mag-uutos para pwede ko nang mag-dibs yung madali. Yung gusto kong gawin. magdadala ko lang ng kaldero. Tapos nagiging student council nung high school, elementary. Nung high school. So, 'di ba, nagsimula nga sa LM. Siguro mga grade 4, ganun. 4 to 6, ganyan pa lang. Top so parang. Diba, expected na sa iyo 'yon. So, okay, fine. Tapos nung first year, president ako nung section namin. Tapos,
ayun, hanggang third year, ganun. Tapos, nung fourth year, tumakbo kong student council. Ayun, nanalo naman. Oo, talagang since high school. Kundi lang kasi kami noon. Parang wala pa kami atang 500. So, madaling manalo. Ayun. Ayun, parang pag president ka kasi ng classroom, parang basta ang fun na friends ka sa lahat but at the same time they respect you. I think for me, parang during that stage of my adolescence, parang nagustuhan ko yung feeling na I'm accepted, ganyan, I'm respected. Hindi ako nabubully. Oh my God, sana hindi naman ako nambully noon. So yun, tapos parang parang ano ka, sa kumbaga in parang sa lahat ng clicks ng mga tao, parang kasali. Pwede kang makisalamuha, ganyan. Oo. Baka nga FOMO nga lang ako, kaya gusto kong maging leader. Tapos nung college? Gusto ko lang makisawsaw sa mga usapan ng lahat. Nung college, first year, alam mo naman, adjusting. So parang, ano diba, parang leader-lideran ka, top-top ka dyan nung high school. Tapos, pero I was aware na, pag UP, ibang level na to, parang I won't expect na lideran ako or magtatap ako, ganyan. So, tapos iba pa yung course ko nun, di ba? Nag-shift kasi ako. Tapos, so parang wala, parang ano lang ako, hangin lang, papas by. Tapos, nung nag-shift ako to DevCom, tapos naging photos din ako. So, photos org siya ng photographers sa school namin. I think doon na-develop yung confidence ko ulit na parang not necessarily to lead but just to be outspoken, ganyan, sumama sa mga anik-anik, hanash. So, yun. So, photos, tapos diba nag-org ako. So, sa ads, nag-org namin ni Jazz. So, I think doon na-develop. Tapos, sa mga group works din na parang, it just makes sense kasi na sa UP kasi, parang okay lang kung hindi, I mean, kung hindi ka super talino, basta super, dapat masipag ka. Yes, oo. So, kapag sa, di ba, madiskarte. So, alam naman natin na hindi naman tayo, laude levels, ganyan. Same. Pero, or magna cum laude, di ba? So, daanin natin sa sipag, di ba? So, yun. So, parang, sige, group work, ito yung kailangan natin gawin. Parehas naman tayo na magiging grade, so might as well pagtulungan natin to, di ba? So, yun, parang, tapos doon, from the group work, I guess, parang sa college, nakilala ko na someone who does group work well. Tapos, I guess, nung sa student council, parang with ads at saka photos and my, parang backing ko, ganyan, tapos siguro, like, experiences din ng mga other students na nakatrabaho ko na okay naman siyang groupmate, okay naman din siyang leader. So baka ganun yung nangyari. Oo. Yeah. So ayun, oo. Kasi te parang feeling ko nga nasa aura mo din, saka parang dahil nga din ewan ko, may something sa iyo na ikaw nga yung laging nagpo-promotor na baka kung ano-ano. Na 'di ba doon sa batch natin, hindi ka naman batch leader, pero parang ikaw yung batch leader, ikaw yung nag-i-initiate lagi ng mga hanas. So feeling ko sa initiative din, no. Pero ayun, te, 'di ba, parang may time na nagkasabay-sabay yung mga leadership kineme mo. Ano yung mga naging struggles mo noong ang dami mo na masyadong hinahanas as a leader? I mean, bukod sa ACADS. Hindi, time management. Time management siya. Though I think, enjoy, parang feeling ko masukisa ako na enjoy ko yung feeling na, oh my God, dami kong gagawin. Parang ganun. Feeling ko ang importante ko. ang mahirap noon, nung student council. Tapos, di ba, like, thesis, mga ganyan. Tapos, one time ang hassle nun, parang kailangan akong pumunta ng Diliman to represent CDC. Tapos kailangan akong bumalik ng LB para sa klase. Tapos pagkabalik ko sa klase,
ano, tapos na yung quiz. Shucks. I mean, hindi ako grade conscious, pero gets. Ayokong namimiss yung mga ganun. Kasi dapat, di ba, bago ka maging student leader, student ka muna, ganyan. So parang, ayoko nung ganun. So parang, nakakaasar lang na, parang, shucks, I have to miss it. Tapos, hindi naman, parang kasing event lang siya. Hindi, it's nothing na, hindi siya tuition related para sa mga estudyante or whatever. Parang event lang siya ng, I think, parang ano ata yun, event for the UP president, ganun lang. So parang, I think I learned my lesson din to prioritize na parang hindi kailangan na nandun ka palagi. You can delegate or even, you can even miss some events, opportunities, ganyan. Okay lang. Basta, you know, what to prioritize. Mm-hmm. So, there. So, ano pa bang mahirap? Wala. Parang, ayun na. Ako, feeling ko time management. Ako nga lang parang member pa lang ng org na hassle na ako. Tapos, leader pa ako nung org na yun. Parang, hindi ko na kaya nung baka hindi na ako nakagraduate on time. So, ito, Fudge, edi, nasa ano naman na tayo, real world, corporate world. So, syempre, sobrang iba nung mundo nung college at itong nag-work na tayo. So, lahat naman siguro tayo nag-start ng alipin. So, paano mo, nakapag-adjust doon na, nung college ako, leader ako, pero ngayon, yung first job ko, alipin lang ako. Na-feel mo ba yun? Di naman. Kasi parang na, college naman, di ko naman inisip na I'm above, na parang, oh, leader ako, so julalay ko kayong lahat. Parang, alam mo yan na pag may group work, I'm there, di ba? As in, nagpupuyat or like, doing the dirty work. So, feeling ko kasi parang, my brand of leadership, if yun man yung tawag doon nung college, hindi siya more on siguro coordination, hindi siya utos. Tapos nung nagtrabaho ko, ano lang kami noon, grabe. Parang 4 lang kami sa org. Tapos parang parang nakiki-office lang kami sa office nung presidente namin. Tapos maliit pa lang yung organization. Pero it has business connections kasi yung mga CEO namin, yung board member namin, CEOs ng mga ibang kumpanya. Mm-hmm. Tapos, so yun, as in, julalay talaga. Parang, gray, less than a week, sabi, pumunta ka ng Osamis, mag-recruit ka doon ng mga scholars kasi may school tayo, may partner school tayo doon. So, booking, ako lahat, booking, paghahanap ng driver, pag-coordinate doon sa school, paggawa ng materials, lahat. Mm-hmm. Tapos, pero, ang fun, parang I enjoy, nung after kong mairaos yung recruitment event na yun, parang, okay, ang fun naman nito, gusto ko pa siya gawin. Mm-hmm. And, so yun, parang, at saka medyo flat yung organization nun, so parang hindi ko naman na-feel na, parang alipin, ganyan. Parang, at saka kasi, iba kasi if you're working for a cause, so yung cause ko nun is to recruit good students to become good teachers. Mm-hmm. Tapos parang kapag nakikita ko yung mga, pag may mga nare-recruit ang scholars, ganyan, tapos nagpapasalamat sila, parang it fuels me na parang, halimbawa, yung paghahanap ko ng flights, ng murang flight, or yung paghahanap ko ng tatlong supplier para sa van na nasusundo at maghahatid sa akin to the airport. Parang it all leads to changing at least one life. I mean, not to parang over-dramatize or whatever. Parang yun, pero yun yung nafe-feel ko noon na okay lang kahit yung day-to-day mo, it may not seem significant na parang, ano bang ginawa ko today? Parang, di ba, paano ka ng van? Pa-uwi ka, tapos nakasakay ka lang sa van. Parang, ano bang ginawa ko today? Tapos wala, nagtawag, nag-print, kung ano-ano. Pero parang may certain time of the year na dadating na lang, then may realize mo na parang, shucks, ito yung impact nung ginawa mong small. Parang lahat ng, ito yung impact nung ginawa ko, ng mga small things na ginawa ko. So yun, parang ang fun din. Tapos, I think, it just grew. Parang with our hard work, ganyan. It grew to a big scholarship, grant from Embassy of Australia. Then,
So, ayun, tapos nagkaroon na ng mga, so ayun, naging program manager ako, tapos nagkaroon ako ng mga workmates, mga colleagues na under me. So, ayun. Pero I think I was just 23, 24 then. So, parang, hindi ko alam kung, parang I'm also searching my brand of leadership. Kasi iba naman kapag college eh. Tapos, ngayon, you have, nung then, nung naging manager ako, I have workmates na mas matanda sa akin. So, yes. Parang I have to navigate the egos. Ayun. Eh, parang sa akin, parang, we're just doing our work. Parang, hindi pa ba enough yung mga to-dos natin para dagdagan pa natin ang ego. So, there. Ah, mahirap. Mahirap siya. Lalo na sa corporate. Kasi, ano ba? Feeling ko nga, hindi leadership. I mean, what I was doing then, nung college. Hindi siya leadership compared to ngayon, the corporate world or like professional world. Kasi, I was also reading mga leadership articles, ganyan. Na parang, it's more than management na you also motivate the team, ganyan. So parang nagawa ko ba yun? So parang, yeah, ang hirap to navigate kasi we're all adults. Oo, may mentoring, pero parang 23 lang ako, anong i-mentor ko? Gets. So yun, hirap din. So yung nakwento mo kanina nung fresh grad ka, ano yan, working alone ka? Parang paano ka nakapag-adjust naman noon na kasi sanay tayo sa group works, sanay tayo sa orgs na malalaki, mga group works sa school. Tapos, noong pagdating ng first job, ako din ganun eh, parang ako lang mag-isa na gumagawa ng lahat ng task. Anong, ano nun, nagkaroon ka rin ba nun ng struggle or challenge, ganyan? Noong fresh grad kasi ako, apat lang kami nun. Mm-hmm. Tapos, so, actually, yung executive director, tapos kami ng tatlong mga julalay. Uh-huh. Tapos, each person, may kanya-kanyang toka. So, isa sa in charge sa higher ed, ako sa teaching, and teaching quality, tapos yung isa events. Pero I think, in certain, parang, especially for events, parang I also get pulled. So, tumutulong din, ganyan. Oo, to work with them. At saka, literally, ang liit lang ng office namin. So, parang, hindi ko naman na-feel na I'm working alone. Like, siguro sa task, oo. Pero kasi nakakapag, parang we can pull each other. Kapag, uy, patulong naman sa ganito, ganyan. So, okay lang. I think parang, kumbaga, responsible ako for certain tasks, but I can always ask for help. So, okay lang naman din. So ikaw talaga ever since yun din yung okay for small organizations. Ever since you love group work, ikaw sa tingin mo? Oo. Kasi parang ever since elementary. Ang fun kasi kasi yung friends ko, kagrupo ko din sila. So parang after group work, lalaro na tayo, ganyan. O kaya pupunta sa bahay ng kaibigan. So, gusto ko yung, I think I like the camaraderie that goes along with the group. Mm-hmm. So, yun. I think siguro kapag okay yung grupo nyo, kapag hindi kayo nag-aaway kasi walang pasaway, ganyan. Parang nagiging okay yung friendship. So, I think yun din yung hinahanap ko or I strive na ma-achieve ng grupo namin. So, as much as possible that, parang, I also, kaya rin siguro ako nagsistep up or parang I have this initiative na at least coordinate yung mga gagawin kasi gusto ko friends lahat. Ayoko ng conflict. So, yun. Alam mo, same tayo, mahilig ako sa group work. Parang na-excite ako pag may groupings. Parang gusto mo rin kasi laging may, kahit yung mga barkadahan, parang gusto ko din laging nabibelong sa isang group. Tapos, pero may mga iba kasing tao din ayaw ng mga group works. Like, pag sobrang hassle for them yung mag-work in groups, ganyan. Kahit ngayon na nag-work na tayo. So, syempre, dahil siguro din sa mga group members na at mga workmates na hindi natin gusto, ano yung mga hindi mo bet na mga ka-work sa isang group? Yung mga freeloaders, alam mo yun, parang, I mean,
ano ba, nung college, madaming ganyan, alam natin yun. Magpiprint na nga lang. Magpiprint na nga lang, late pa pumasok sa class, mainit-init pa ang paper. Get. Tapos, alam mo yun, parang di man lang na-staple, di man lang finolder, parang, oh my God. Madami din mga, yung mga nag-aawol, yung hindi nag-deliver. Oo. Pero kasi parang, come to think of it, minsan na-realize, may iba talaga na visit lang, na ano, nakakaasar talaga, na they deliberately, hindi nila talaga ginagawa, tinamad sila, or, feeling ko kasi, ang selfish ng ganun. So, I think, kaya ko na-asar dun sa mga taong hindi nag-deliver, kasi ang selfish na, yun nga, group work siya, so what you do will affect us, diba? So, yun. At saka parang you're making someone feel for your work. So you're taking away time from that someone, 'di ba? Yes. So ayun. Pero na-realize ko din na baka kasi they're also troubled or wala silang either halimbawa like resources. Nung college naman tayo, una resources, tapos nung college din tayo, hindi naman ganun din ka hindi rin tayo ganun ka-aware sa mental. So parang napapaisip din ako na especially sa UP na hindi naman lahat may resources, 'di ba? I mean, nung time natin kaka-implement lang nung SCFAP, 'di ba? Yes, so, oh my God, yung batch ko yung unang-unang sumabak doon. Anyway, so parang madaming so parang yung crowd natin doon, mix ng may kaya, ng kayang magbayad ng at least 1,000 per unit at saka yung hindi yung nasa scholarship lang din ganyan. So, feeling ko so yun, aside from mga inconsiderate na groupmates, feeling ko baka yung iba they may seem inconsiderate or walang pake. Pero baka, parang, feeling ko kasi leadership or being good in a group can all, kumbaga, it takes resources din. Or, for you to become a leader, may at a certain privilege, you're at a certain privilege. Yes. To give. Kasi, di ba pag leader ka parang napapaabono ka, ganyan, parang, sige ako na dito, ganyan, parang ako nagagawa. Pero for you to do those things or afford those things, parang may certain privilege ka. Or like, di ba, kahit middle class level na privilege, na sometimes I think we take it for granted. Tapos feeling natin yung mga hindi nagde-deliver, parang, nakakalimutan natin na baka we're at a different level of privilege or like even time kasi baka yung may mga groupmates tayong nagtatrabaho, 'di ba? So wala rin silang time to do those work, so 'di ba? Yes, between financing your studies and submitting this group work na, 5-10% lang ng grade mo, di ba? Anong pipiliin mo? So, baka ganun. Feeling ko mas naging, parang with mental health, ganyan, and saka being more aware ng mga pribilehiyo natin, parang mas naging understanding ako dun sa, parang looking back na parang, was I mean? Grito tayo. Was I mean? Nung ziniro ko siya sa evaluation. Sa group evaluation. Ayun. Pero kasi unfair din. I think at the very least, they could have communicated na, tatrabaho ko, ganyan. O kaya, hindi ko afford to. Pero parang pwede naman din kasi silang bumawi sa ibang bagay, diba? Yes. Yun. Yeah. Yes, ote. Na parang na-experience ko yan lately. Feeling ko din yung pagiging groupmate, kapag ayaw mo yung ginagawa, parang hindi ka rin masyadong nagiging okay na groupmate. Ikaw ba may time ka na parang hindi ako naging okay na groupmate sa isang sitwasyon? Pwede. Meron ka bang experience? Feeling ko nung sa, yung sa masters, kasi may... Sige, go on. May, girl, qualitative, quantitative, quantitative research. So, yung mga sa Singapore, hardcore, ang mga math skills ng mga Jutao. So,
DEFCON. Ano, mag-photoshopin mo na lang ako. Ako nagagawa ng presentation. Kahanba natin yan. Ganyan. Pero, ano ba, I was always, ano, frank sa kanila na parang, guys, I don't know how to do that. Or I can't barely implement that equation sa software, ganyan. So parang you have to walk it. Para, I'll listen, but warning, I'll ask questions. Para how did it arrive to that, ganyan, blah, blah, blah. So, though I was vocal naman na hindi ko siya forte. So, paggawin niyo ako ng ibang bagay, paano ako makakaambag. Pero, ayun, so parang feeling ko, hindi ako nag-ambag intellectually dun sa group, dun sa, ano, kasi naman, econometrics. Yeah. Yes. Ano, anong laban natin dun, di ba? Oo, same. Meron din akong ganyan experience. Ayun, so, na ano, ayun, so parang hindi ko gets. Yung mga group meetings, nakakahiya. Oo. Parang nakakahiya. Na wala kang ambag. Pero if you're coming from that na wala kang ambag, so tanungin mo yung sarili mo, ano ba bukod dito na pwede sobrang kong i-ambag. Oo. So yun, palagi akong nagvo-volunteer ng ano, ng PowerPoint ganyan. So pak na pak naman sa PowerPoint. Doon na lang ganyan. Tayo. So, oo. So parang sila coming from economics background ganun. So parang sila din na-amaze din sila sa communications background naman din natin. So, I think, siguro, come to think of it, na parang, as long as you're open sa kung ano yung pwede mong maambag, or ask them, ano ba yung pwede mong maambag, saan sila hindi ganun kagalingan. Mm-hmm. I think every groupmate naman has, parang can contribute something as long as mag-usap, di ba? Yes. No. Kahit taga-print, okay na. Ako naman, mayroon kami kasi episode ni Josa last episode about ghosting. Tapos parang pinag-usapan din namin yung ghosting ng mga groupmates niya. Parang kung hindi mo kaya nga, sabihin mo. Kung hindi mo magagawa, sabihin mo. Hindi yung iiwan mo nga sa ere yung mga tao, yung mga groupmates mo. Parang yun lang din siguro yung gusto natin. Ah, hindi mo kaya. Sige, baka may ibang may kaya. Ganun. Tama yun. Mm-hmm. So, parang commit. Parang, okay, hindi mo to kaya. Ano yung kaya mong gawin? Mm-hmm. Diba? Parang, ambag din. Kahit, I mean, we're not forcing you kung ano yung gagawin mo. So, parang, sige, sabihin mo sa amin kung ano yung kaya mong gawin. Tapos, sige, and then we'll work around it. Yes. Mm-hmm. Pero, nakarinig ka na ba na parang negative yung notion nila sa pagiging leader? Parang siguro mga college or... Ay, hindi. Siguro may mga recent din ako na, ay, leader-lideran, kakairita. May mga ganun, no? Anong masasabi doon mo sa mga ganun? Bakit may ganun negative, ang pagiging leader? I think, ano, elementary pa to eh. Though nalaman ko siya high school. Parang apparently, may person na parang ang codename sa akin, RATS. Tapos acronym pala siya. Tapos RATS, 'di ba? Para pag binaliktad mo, star. Tapos pa star. Parang pabida ganyan. Tapos ako parang natawa na lang din kasi I know sa sarili kong hindi ko siya ginagawa para magpabida. Ginagawa ko siya kasi I think it's the right thing to do, especially if you have groupmates na let's just say, hindi mo kasama sa top 10, ganyan. Tapos, they're also looking up to you na, ano nang gagawin natin? Na parang, syempre, they also want good grade. So, ayun. Parang, okay, sige, di gawin natin to ng maayos para lahat tayo okay yung grades. Ayun. Yun lang. Pero, siguro, ewan ko if people are talking behind my back no high school or college. Pero, at least for me, hindi ko siya naramdaman na pastar, ganyan pa, lideran. I think I was just fortunate enough to be surrounded with people na genuine din. Kasi, I think if you're with an organization, parehas kayo ng gustong papuntahan. So, walang magsasabing, lideran, ganyan. Kasi parang we all need a leader, diba? Parang at a certain point.
sa lalo na pag sa organization. So I think I was just lucky enough then na to be welcomed. I mean, yung ganong initiative, ganyan, i-welcome ng mga tao kasi we're working towards a goal. Yes. So, ayun. But sa organization, feeling ko wala naman kasi appointed naman ako. I mean, I'm supposed to be a leader. Ayan. So, hindi pwedeng mag-leader. I mean, I think ang negative, kapag hindi ka mag-leader-leaderan if you're not doing your job. Kapag mga group work nga minsan, mas gusto ko yung nag-a-assume agad na sila yung leader kesa yung ako pa. Kasi may times din na parang iba naman, no? Napipil mo ba yun? Na parang, napapagod ako, iba naman. Iba naman ang maging leader. Mm-mm. True. So work, as much as possible, gusto ko yung mga, kasi I manage managers din. Mm-mm. So parang mas gusto ko na sila yung mag-step up. Tapos parang, so hinahayaan ko sila to make their own choices, decisions, tapos okay kapag if ever man na pumalpak or depende, sasagutin natin parehas ganyan. Pero oo, accountability. Minsan napapaisip din ako if am I just delegating and not leading. So ayun, minsan torn ako na parang where do you draw the line of leading, kasi ba iba na yung definition ng leadership. Parang you also motivate, you mentor, you steer them to the right direction, ganyan, parang you maintain the group energy, ganyan. So parang how I'm also learning. Yun. So ayun nga, para kasing yung mga leaders ngayon na pinag-uusapan, sila na yung mga boss na yung mga managers, mga boss natin. So siyempre, may mga na-meet ka na iba-ibang mga leaders. Ano yung mga hindi mo gusto sa isang leader? Yun na lang hindi gusto muna, mamaya na yung gusto natin. Hindi gusto. I think kapag micromanage ka, yes. Ganyan. Ang hirap. Tapos, halimbawa, like may overall plan, tapos biglang parang every day may parang tingi-tinging tasks na okay, hindi ko na nagawa yung ano yung dapat na gawin for this bigger task, ganyan. Yes. Ayun, yun yung ayoko kasi parang pinagawa mo ako ng gantong task pero hindi mo ako bibigyan ng time or ng opportunity to do this big task, tapos parang yun, yung mga maliliit na, tawagan mo si ganito, ganyan. No, okay. Punta ka sa ganito, i-review mo to, ganyan. Kasi ako, ang di ko bet, yung pag may favoritism na nagiging unfair na dun sa mga ibang mga members. Yeah, parang may politika. Ayoko din nun. Oo. Yung nagiging politika, yung nagiging mapolitika yung ano, yung team. Kasi parang, ang dami mo nang gagawin. Wala ka nang mental bandwidth to deal with politics, ego, ganyan. Na sisip-sip ka pa, parang tutulog na lang ako. Uwi na ako, tutulog na ako. Ayoko sumip-sip. True. Ayun. Eh ano naman yung mga gusto mo sa isang leader? Gusto ko yung, ano ba? Gusto ko yung nagme-mentor. Yeah, ako din. Tapos, parang okay, fine, papagalitan ka, pero hindi personal. Mm-hmm. Tapos, tapos parang on another occasion, tatawa na lang din kayo, ganyan. So, yun. And siguro, yeah, gusto ko ng tough love. tough love para sa mentor. Kasi I think yun, mas doon ako na natututo. Mm-hmm. Lalo na kapag nape-pressure ako, ganyan. True. Minsan din. Yun, mentor, na hindi lang about work, also about life, ganyan. Pero ang hirap makakuha ng ganun late ngayon. Oo, totoo. Parang, minsan, no, yung mga boss, yung mga leaders, wala talagang perfect. May mabait, pero hindi naman magaling. May mga ang sama naman na ugali. Pero ang galing naman yung leader. Na parang walang perfect na leader, walang perfect na boss din. Ang hirap din makahanap. Kahit din leader sa bansa natin. Diyos ko po, kakasin. Eh.
eh. Ibang pag-uusapan na yun. Ibang podcast siya. Ibang yeah. Episode sabi nga, na hindi. Sabi nga nila, your leader is your culture. So, kung ano yung in-emulate ni leader, yun din yung kultura ng organization o ng bansa. I don't know. Kaya ganito tayo. Alam mo ba, nung high school, gusto ko maging presidente ng Pilipinas. As early as first year high school. Alam mo yun ng mga classmates ko. Uh-uh. So, if ever nakikinig kayo, ano kayo, saksi kayo na gusto ko maging presidente ng Pilipinas. Mm-hmm. And I think that time, I was so naive and I just want to make things better for everybody. Mm. At siguro gusto ko lang makialam at makisaw-saw sa lahat ng mga bagay. Mm-mm. But yeah, after UP and after working, life happened and it made me realize na ayoko maging politiko. At una, wala rin akong pera para maging politiko. Gets. And hindi kailangan na you help everybody. At least helping someone would suffice. Kaya rin siguro ako napunta sa NGO. Mm-hmm. Ayun na. At least sa ginagawa ko, may natutulungan ako kahit yung mga little things lang. Mm-hmm. So, yun. Oo, te. Parang ganyan nga yung thinking natin noon nung college. Yeah. I think madaming mga taga-UP ang ganito. Naive nung high school na gustong maging politiko or even presidente. I think even nung freshman tayo sa UP, ang dami kong mga nakikilalang groupmates or classmates na yun din yung pangarap. Pero I think namulat tayo na you just offer yourself para drama. Hashtag para sa bayan. Yeah, you just do what you can and everything else will follow. I think more than finding the right leader ganyan. Parang ako napapaisip ako if I'm doing parang if I'm leading riot. Kasi diba parang maghahanap ka pa ba sa kung saan-saan if you can lead naman sa small circle mo ganyan. Yes. So parang tanungin mo na lang yung sarili mo and are you doing it right? Or how can you improve? So, yeah. Sabi naman nila, it's a constant, parang learning journey siya on how to be a leader. So, yun. I think we also need to be kind sa sarili natin. if may mali tayo in leading or managing, parang, okay, tomorrow is another day. Oo. Saka okay din yung nakikinig ka dun sa mga members mo. Kaya gusto ko yung nag-evaluation ng yung boss at saka yung mga subordinates at colleagues. Okay yun eh, kasi maging open tayo sa criticisms. No? Kasi di talaga, wala, ang hirap maging, ang hirap maging boss, ang hirap maging leader. So parang, ayun nga, tulad nung sinabi mo na kailangan din talaga nakikinig. Ako yun, gusto ko talaga yung mas binibigyan ako ng feedback kasi alam ko kung ano ba yung pwede kong i-improve. So, tayo malapit na pala tayo mag 1 hour. Hindi ko na malayan. Pero okay lang yan. Ito na lang. Kasi lagi ko itong naririnig eh. Do you think leaders are born or made? Lagi ko siyang leaders are born daw. Pero hindi siya dichotomy. Uh-oh. As I mentioned about born, pwede ka kasing born at a certain privilege that makes you able to lead. Mm-hmm. 'Di ba? Now you have the resources, you have the time kasi someone's doing another thing for you to be able to afford that leadering time. Tapos made kasi yung I think it's trained, parang lahat naman tayo trainable to lead. So halimbawa, if we experience if may leader na nag-inspire sa atin, parang we also in a way we're also made to become a leader kasi we aspire that or may mentor tayo na training talaga tayo to be a leader. So I think both siya na you have to be internal ng gusto mo talagang gawin or like ng reasons mo, internal reasons mo bakit mo gusto mag-step up, yung mag-initiate. It can be just purely social. Gusto ko, FOMO lang ako dati. Gusto ko lang madaming hanash. Tapos it developed into that outlook. Ganyan.
So yeah, I think both siya. Oo, ang ganda. Thank you, Te. Ako, ang dami ko ding natutunan sa'yo. Kala ko nga, alam mo, hindi ko na malayan yung oras sa kakakinig ko sa'yo. Oo, oh, super enjoy. Parang, sorry naman. Parang nagkakwentuhan lang tayo noong college. Kasi ikaw talaga yung, since college, oo, nasa tambayan lang. Oo, oh, no. Ayun. You look up talaga kita. Ang galing talaga ni Fudge. Kahit lang sa as a barkada group, gets mo? Parang promotor. Promotor lang kung ano-ano. Kain. Oo. Pag ikaw kain tayo sa Max, eat all you can. Ayun! Di ba parang kayo ni Nabin talaga? Naan tuloy ako, na happy ako. Ay, okay. Ayun nga, Te. Reunion na ito. Bin, shout out sa mga friends namin. Diyan. Mag-reunion na tayo. So again, thank you, Fudge. Dito sa ating episode, sobrang ako ay dami ko na namang natutunan, tapos sobrang happy at makapag-catch up tayo. Baka may mga gusto kang i-promote at saka i-shout out, this is your time. Wow. Ude, uno, thank you din, Jazz, kasi when you asked me about leadership, napaisip din ako na parang ano yung sasabihin ko, 'di ba? Parang fit ba ako to speak? Pero yeah, thank you for giving me the opportunity kasi it was also a reflection for me. Ayun, shout out lang sa mga out of school youth dyan na nakikinig. We have this training program. It's called YouthWorks PH. You can also visit it on FB. So yung mga out of school na 18 to 30 years old na hindi nagtatrabaho, hindi nagte-train, at least grade 10 completer or 4th year high school graduate, pwede kayo mag-apply sa amin. Right now, we're looking for a lot of construction trainings. So, iti-train kayo sa DMCI at Aboitiz, ganyan. Baka naman, di ba? So, yun. A very, very good opportunity to train and also learn tech voc and be in a good company. So, lalo na ngayon sa pandemya, I think this is really a good opportunity to learn, to train, and to earn eventually. Uh-huh. So, yun. Visit YouthWorks PH sa Facebook. Lalagay ko sa ano yan, sa caption. Ayun, Fudge, thank you so much. Ang ganda rin nung advocacy thank you, din thank nung, you, Jazz. Ano mo, nung org nyo. So, ayan, mga kakuda, if you like this episode, please follow Kudaserye on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and Anchor. And you can also subscribe to my channel dahil lahat ng videos ni Kudaserye ay mapapanood nyo din sa aking YouTube, Jazz Aberilla. Meron din tayong after podcast Kuda group sa Facebook. I-search nyo lang Kudaserye FB group. At meron tayong Instagram at Kudaserye. Ayan, mga Jazzers, thank you so much for listening. Thank you, Fudge! Super thank ano. Thank you. Miss you, Te. Huwag mo akong kakalimutan. Sobrang sikat. Thank you. Magbabay na tayo sa mga Jazzers. Okay. Bye! Thank you. Bye, Jazzers. Bye.